So yun guys, magandang araw sa inyo. So today, nandito ako sa may yard ng Kelsey Trail. Yan. Kung nakikita nyo. Meron na ipapakita sa inyo na something new na ngayon nyo lang makikita at ngayon ko lang din makikita. Talagang napakaganda guys. Kasi ito, medyo luma na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung something new na sinasabi ko sa inyo. Guys, pasok kayo. Let's go. So yun guys, kung nagtataka kayo kung bakit ko pinakita sa inyo itong brand new truck. Oo, brand new truck na to. Ang natatakbo pa lang is 4,000 kilometer natatakbo ng truck na to. Sobrang brand new niya. Wala pa siyang ilag yan. Hindi pa siya nalalagyan ng ilag, wala pa talaga nakakagamit sa kanya. And itong model na to, ginawa to nung February 2022, na-release tong truck na to. Latest 2022 tong truck na to, manual. And ang maganda dito sa truck na to, ang daming settings dito. Yan, kung nakikita yung daming settings. And yung gauges natin, unti na lang. Yan, kapinood. Ganun pa rin siya, katulad sa lumang truck natin sa, yan, sa Kenworth din. Kenworth din to eh. Yan, unti na lang gauges niya. And yung dashboard niya, napaka-astig. Parang sasakyan, hindi siya katulad ng mga old school ng mga truck. Katulad nung truck ko, mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi ko. Yan, tingnan nyo. Wow! Ang angas oh. Kitang-kita ito yung air ng truck and trailer. And yung oil temperature, fuel, air, yung brake, kung gano'ng kakalakas pumreno, yung fuel, yung def. Grabe yung coolant. Astig. Ayun, makers control. Ang maganda dito sa truck na to, pwede mong lagyan ng speed limit yung sarili mo. Kunyari is, speed limit is 80 lang. Hanggang 80 lang talaga tatakbo yun ng truck kahit anong pindot mo ng gasolina. Kasi yun yung napanood ko. Talagang, kala ko, pinapanood lang sa akin ng opisina. Kasi sabi, panoorin ko daw para malaman ko. Hindi ko alam na ganto rin, ganto na ganto yung pinanood ko yung ibibigay sa akin. Yun, nasabi ko na sa inyo guys. Ito yung truck na magagamit ko sa ngayon. Bali, bibitawan ko na yung 1009, yung luman truck. Mag 1 million na yung kilometer na tinakbo niyan. And ito, 4,000 kilometer pala yung natatakbo. Kaya, ayun o, yung trip, 4,000 kilometer. Kaya ito, ang makikita nyo sa mga vlog ko na ngayon, itong bagong truck na to. Napakaganda na upuan. Yeah, napakaganda and bagong-bago, amoy bago pa. Talagang wala pa ang nakakagamit kahit na sino. Wala pang alikabok. Ako ang unang gagamit nito. And binigyan nila ako ngayon ng manual ulit. Manual na ang nilabas nila. Puro manual na nilalabas nila kasi mabilis masira. Mabilis masira yung mga automatic. Madaming, hindi naman mabilis masira, madami yung fault na lumalabas sa mga sensor. Katulad na ito,
palaging lumalabas yung sensor niya, pero hindi talaga siya sira sensor lang, bali mag-aalala ka lang kapag lumabas yung sensor, pero goods naman siya, tumatakbo pa katulad ng nangyari sa akin. Ngayon pa lang siya masiservice ang bukas, and maglilipat ako ng gamit ko dito sa truck na to. Lahat ng gamit ko dito sa 1009 ililipat ko dito, and hindi pa ako makakaalis ngayon. Nag-load na ako, may load na ako, kaka-pick up ko lang kanina. And lalagyan pa siya ng ano, ng ilag para bukas na bukas magamit ko na siya. Ayun oh, yung diesel niya astig talaga. Ewan ko, touchscreen ba to? Ay hindi, touchscreen. Napakaganda. Ayun yung parking light nandun, talagang astig. Napakaganda ng ano, truck. Ngayon, gagamit niya yung clutch yan natin kung matigas. Lambot oh. Oh, oh, lambot. Lambot, astig. Napakaganda guys, bagong bago, amoy bago. And yan, may kama na, bagong bago. Ito yung magagandang kama, original, yung mga original. Walang spring, pure na foam. So yun, napakaganda, talaga nagtiwala na uli sa akin yung Kelsey. Binigyan nila ako ng brand yung truck. Kaya nagpapasalamat ako sa Kelsey na isa ako sa binigyan nila ng brand new truck. Hindi naman yung binigay totally na sa akin na talaga, bali ako lang yung gumagamit. Syempre parang sa akin na rin to kasi dito na yung parang bahay namin eh. Lahat ng gamit namin nandito. Kaya nagpapasalamat ako kasi may mga bago pang mga truck, meron 1100, 11001. And meron pa mga ginagawa doon, nakita ko sa Kenworth, mga bagong labas puro ganito. Napakaganda oh. 'Di ba? And sa napanood ko, nakikita yung parang ano, nakikita mo na mayroong sasakyan sa harapan mo. Napaka-astig. Ang ganda na ano ko, na-amaze ako dito. Dito ako na-amaze sa dashboard niya. Sa dashboard. And ito, back to manual. Back to manual na tayo guys. So yun guys, bago ko ilipat yung gamit ko dito sa truck na to, i-road test ko muna tong truck na to. Susubukan ko kung kaya ko pa ba yung manual transmission, kung paano ba i-cambio to. Let's go guys, tara, samahan niyo ako. So yun guys, itatry ko kung okay pa ba akong mag-cambio ng manual transmission. Yan, subukan ko. Try ko lang. Low gear. Ah. Si Calvin, pumasok dito si Calvin. Ito ba yung new gen? Oo, tino mo, ang lupit ng dashboard para sakyan, no? Ay, oo nga, ito nga yung new gen nga, no? Oo. Pero ano, manual naman. Yes, sir. Ang lupit na, tino mo yung air gauge nandito. Tapos, digital na lahat? Oo, digital. Ito lang ang hindi, yung sa mga axle. Nag-umpisa ka na maglipat? Hindi pa. Titignan ko, kakarating ko lang din eh. Nag-pick up. Dito ano? Kakapitan nila to? Oh, wala pa. Bukas pa daw kakapitan. Pero pinapalipat na ako ni Tyler. Tinatry ko nga kung kaya ko pa mag- So yun guys, tinignan lang ako ni Calvin. Yan. Kasi ito yung new generation ng Kenworth. Kailangan madiin na madiin pala. Malayo kasi upuan ko eh. Ah, medyo sumasablay. Hindi kasi ako sanay na gumamit ng yung RPM niya, digital na rin.
Pwede, di ba? Smooth. Try nga natin, ikot tayo dito. Pwede. Pwede pang mag-manual. Iba kasi mag-iba mag-cambio kapag may karga, iba rin ang cambio kapag empty. Hindi siya katulad nung ano. Smooth, no? Wala kayo naririnig na ano. Ah, ang ganda. Stick. Ngayon, nasa ano ako eh? 4 low. Ayan, nagbawas ako ng 3rd low. Kape. At tinanong niya kung manual. Ito yung ano, new generation kasi to ng Kenworth. Mapapansin nyo, kaya ko pa mag-change gear. Wala pang problema. Walang problema pa. Kala ko kasi parang sa isip ko parang hindi ko na kaya mag-change gear. Pero kayang-kaya pa pala. Nasaan tayo? 5th low. Ngayon magbabawas tayo ngayon. Yan, nagbawas tayo ng 4 low. And then magbabawas tayo ulit. Yan, 3rd low. Nagbabawas tayo. Kayang-kaya pa pala. Then bawas tayo. Yan, 2nd low. 2nd gear. Low gear. Then yan, nagbawas tayo hanggang first gear. Then atras tayo. Angas. Ang sarap gamitin ng manual. Lalo na pag bagong bago. Nakapaka smooth. Nag-atras lang ako, nagpa-park lang ako. Pwedeng-pwede, walang problemo. Bagong-bago, sarap patakbuhin, napaka-smooth. Nakalimutan ko, naka-manual na pala ako. Bumipreno ako. Nagpo-full stop ako, hindi siya nag-full stop. Yun, napaka-stick. Talagang quality yung truck. Napakaganda. Ang sarap patakbuhin. Yun yung smooth ng cambio. Ayan, bagong-bago pa. Ang nahirapan lang ako kasi yung RPM niya, digital na. Nalilito ako. Tapos digital na rin yung speed. So yun guys, maglilipat na ako ng gamit ko. So yun guys, ako pa lang yung kauna-unahan na binigyan ng kelsey na digital. Kasi bago lang to, brand new lang to. Pero may mga na, ano ba doon, may mga bago pa na dumating and ginagawa pa. Ako lang ang mas nauna pa ako sa mga veterans, kaya nagpapasalamat ako sa kelsey na inoffer nila sa akin to. And tinanggap ko naman. So yun guys, nagustuhan nyo ba yung truck natin and yung road test natin? Ako kasi nagustuhan ko talagang napaganda ng truck na digital and inconvenient talaga siya. Talagang may enjoy mo siyang gamitin, lalo na brand new. Syempre sa tagal kong gumamit ng luman truck and inoffer sa akin tong truck, binigay sa akin to ni Tyler dahil no choice na ako, dahil may naramdaman niya na may gagawa kong kalokohan
Kaya binigay niya na sa akin tong brand new yan para tumagal-tagal pa daw ako sa LC. Yan. Ganda no. Ganda ng ano niya talaga. Brand new, ang bango pa. So yun guys, sana nagustuhan nyo itong vlog natin ngayon. Huwag nyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And goodbye, God bless you all. See you on next vlog. Bye-bye.